Noong nakaraan, pumunta kami sa Cebu para tumanggap ng award. Wow. Sa Bicon 2022, tayo ang food champion. Maraming salamat sa inyo, mga inaanak. Siyempre, sa lahat ng mula, sa lahat ng bubo ng Team Ninong, maraming salamat sa inyo lahat, diba? Pero siyempre, dahil nasa Cebu kami, hindi namin palalampas yung lumamon dun, pre. Yun lang naman ang gagawin namin dun, eh, diba? Kumain tayo sa Jollibee. Oo, Jollibee pa tayo. Siyempre, ano ba ang pagkain sa Cebu, diba? Cebu lechon. Kaya meron tayong dalawang yembo dito at gagawa tayo ng Cebu lechon. Pero wait lang. Kasi ang Cebu lechon, may... So pagkakaalam ko, may specific na pamamaraan dyan eh, di ba? Eh, hindi naman tayo pwedeng basta tumira lang ng tumira. Kailangan may alam din tayo, di ba? So meron tayong tatawagan ngayon. Magtatanong tayo, pre. Kasi ayaw nating magmarunong. Magandang resource tong tao na to dito sa topic na to. Di, basta, tawagan na lang din natin. Tawagan na lang natin, pare. Pare, kamusta? Yan. Kasi gawin, pre. Yun. O, pare. Bogart the Explorer from Davao City. Pare, di ba? Kamusta, pare? Kamusta? Okay lang. Yeah. What you been up to, Mike? Yon. Yeah. Kasi si Bogart ay isang explorer, di ba? Maraming bagay na ine-explore yan. Tanong ko muna, Bogart, where are you originally from? Well, from down under, Mike. From down under. Oy! Down? Yeah. Australia? No, Davao City. Ayan, siguro naman kilala niyo si Bogart, di ba? Sobrang tagal ng content creator niya. And isa to sa mga una kong pinapanood. Very notable sa akin yung Kapre. Pero that's beside the point. Kaya natin tinawagan si Bogart dito. Kasi magtatanong tayo about sa Cebu Lechon. Yes, si Bogart ay galing down under, Davao City, di ba? Pero sa mga hindi nakakalam, si Bogart ay merong lechon belly business. Di ba? Yeah. There you go, Canin Baboy Baby. Kanin Baboy. Ang sarap. Nandyan, lalagay ko dyan, pati may link sa baba. Sobrang sarap dyan, promise. Natikman na namin yan, ibang klase. Hindi naman natin nanakawin yung trade secrets ni Bogart. Pero gusto ko lang magtanong, Bogart, ano ba ang mga bagay na, paano ba namin magagawa yung very basic na lechon Cebu? Well, you got the basic ingredients of Cebu lechon is basically salt, you got pepper, you've got green onion leaves, you've got garlic, and then you've got soy sauce, and then you rub it all inside and put them in the belly and stitch them up, and that's for the skin to get that crispiness. Now, recently, what they've been doing is they put a little bit of fizzy, clear carbonated liquid, mostly like Sprite. Oy. They wipe that all over the skin. So, Sprite habang niluluto siya? Yes, basting it continuously. So, okay. Moisturized. I see. Okay, so let me get this straight. Okay. So, maglalagay kami ng salt, pepper, garlic, leeks, right? Yes, star anise. Star anise. Star anise. Star anise. Bago yun, ha? Hindi ko yun alam. Star anise. Spring onions, maglalagay? Yes. Onions. Onions as well. Okay, tapos salt, and lalagay namin sa loob. Tapos i-stitch namin, iro-roast namin siya. Ang pinakamahirap dito, I'm guessing, is yung cooking eh. Yun yung pinakamahirap eh, over coals, di ba? Yes. Yeah, kasi yun, nagre-require talaga ng skill yun. And honestly, ganito gagawin natin. Gagawa kami ng isa, ilalagay namin sa oven. Yung isa, lulutuin namin over coals. Tingnan natin kung una sa lahat, magagawa ba namin na magluto sa uling, kasi mahirap yun. And pangalawa, kung may pagkakaiba ba talaga sa lasa sa coals tsaka sa oven, di ba? It's gonna be good. Yeah. Yeah. Before you get started though, you gotta make sure that you add the bay leaves. Bay leaves? Yun din. Now, you know what's the more extreme? A bit more authentic going because the Cebu, it's big, sweetness is big. It's the land of Boomba, basically. Yeah. So you've got all that sweetness. Sabah bananas are sometimes, occasionally, even traditionally, stuffed inside the banana along with all them herbs. Sabah. Bananas. Sabah. Okay. Yeah. Titingnan namin kung kaya. Kasi ang gagawin namin, Bogart, ngayon ay, ito, belly. Belly ang gagawin namin. Yes. That's good, oh. Ang ganda, oh, di ba? Wow. And I'm not so sure kung kaya ba naming ilagay yung saba.
sa loob. Hindi namin sure, pero siguro subukan namin. What about green chilies pala? Pwede, pwedeng hindi? Now, the thing is, these are all the basic ingredients that all these families, because Cebu industry in Cebu, and Cebu is like recipes handed down since the 1920s. Ah. Now, you can put, people, families put variations in there. Sometimes I've seen families put banana ketchup inside before they cook it. Wow. So they have their own variations. So if you prefer a bit of chili in there, make it a bit spicy, hey mate, I think the Cebuanos would definitely understand. Okay, but yung pinag-usapan natin, yun yung basic. Yes. Okay, sige. Good to know, good to know. So, sige, Bogart, maraming salamat. And sayang wala ka dito. Papatikimin sana namin sa'yo. Sayang. Next time na lang, pagpunta mo dito, di ba? I've got like Bukuanan cuisines to introduce to you. These, yes. Pre-Philippine history cuisines that nobody has ever seen before. Yan ang gusto ko, di ba? Magko-collab kami ni Bogart. Magluluto si Bogart dito. Schedule lang natin yan, di ba? Maraming salamat. Yan, thank you. Yan, thank you. Ingat. So, ayun nga. Tinuro sa atin ni Bogart yung basic. So, ano pa bang kailangan natin gawin? Di, simulan na natin to pare. Let's fight. Laban na yan. Bogart, the explorer from Davao City. Maraming salamat sa mga tips na binigay mo sa amin. Napakabait ng tao. Napakabait. Nakasama rin namin sa Bicon yan. Siya yung host, actually, ng... Host ba siya? Oo, host siya doon. Oo. Ngayon, simple lang naman yung sinabi niya. And siguro, karamihan naman talaga sa atin, alam na to, di ba? Pero pinaka nagulat ako dito, una, dun sa addition ng star anise. Mm-hmm. Una sa lahat. Pangalawa, yung wala palang tanglad. Di ba? Walang tanglad eh, di ba? Eh, sige, sundin natin, di ba? So, meron tayong dalawang buong liempo dito. May problema lang yung balat, pero I guess okay lang yun. Wala naman sigurong problema dyan, di ba? Fight already. Fight already. Ngayon, gusto ko mas malaking working area. Kung tayo mag-chopping board. Diyan tayo, pare. Naalala niyo yung lechon belly video natin from 2020 ba yun, pre? Nasunog. O, from 2020 yung nasunog. Yung makalimutan yung nasunog, no? Oo, kakabdota natin yun. Oo. In-score ko yun. And I think beneficial naman talaga yun kung i-score natin, di ba? So, score natin, wag lang natin isagad sa balat. Yan, wag yung isasagad sa balat. Para lang magsimulang pumasok yung lasa sa laman, di ba? Asin. Yan, medyo marami talagang asin kasi malaki yung baboy natin. Tingin ko tong baboy natin nasa... Ano to? 6-7 kilos siguro, no? Mga ganun, no? Tansya mo. Tapos ilan lang tayo. Ilan lang tayo? Tapos dalawa yan. Pwede mga 12 kilos yan. Siguro sibuyas, pare. Pero kailangan, ano tayo, ha? Medyo conscious tayo sa mga ilalagay natin. Kasi baka di naman natin maisara. Diba? Mahirap naman yun. Next, pare, bawang. Kahit nakatumpok na lang muna dyan, ikakalat naman namin mamaya. Tapos, star anise daw. Oo. Oh. Yeah, doon ako na-curious talaga. Nakikita ko lang yan sa Paris eh. Oo. Oh, diba? Sakto rin medyo durug-durug yung mga star anise namin kasi kung star yan, baka localized lang. Mm-hmm. Pero konti lang siguro ilagay natin kasi baka maging masyadong... Strong. Yeah. Tapos, medyo ikalat lang natin lahat kasi ipasok natin doon sa mga hiwang ginawa natin. Oh. Tanggalin lang natin yung ugat. Barbaro. Siguro okay lang yan. Hindi natin i-chop, no? Ibang ko. Kulang pa ba yan? Parang di nga kasa yung ano eh. Parang di nga matatali yan eh. Gawa natin ang paraan. Ayan. Check lang natin kung masasara. Abot. Abot naman. Okay. So ngayon, dun tayo sa pangalawa sa pinakamahirap na gawin sa mga lechon belly at yun ay yung pagtatahe, pare. Sa mga napapanood ko sa YouTube, meron silang ginagamit na special na karayong pangtahi ng baboy. Actually, umorder ako noon pero hindi ko na makita. Pero hindi ko na rin siya gagamitin kasi parang maliit yung butas niya para dito sa tali na gagamitin namin, mm-hmm. 'Di ba? Nung nasa restaurant ako, lechon belly rin yung ano namin doon, flagship namin dati doon. Meron kaming pina-custom na stainless na shafting na ganyan, na medyo may angle na ganoon para pwede mo iganon sa baboy. Tapos may malaking butas mo iaano yung tali. Actually, inuwi ko yun eh. Nung nag-resign ako, ninakaw ko yun eh. Kasi hindi ko na makita kung nasan. So, gawa na lang tayo ng paraan. To. Dapat pala ginawa ko muna to bago ko lagyan ng palaman. Pero andito na tayo. Eh, panindigan natin ang mga desisyon natin. Kaya gusto mo nahihirapan. Oo. Oh. Ganyan natin. Tapos kuha tayo ng kutsilyo. Tapos pupuntasan lang natin yung balat. Ayaw. Living life dangerously, ha? Wait lang. Lawayan mo. Nakasobra doon sa pang-medical natin.
Ang medical ba to? Wag na, eto na lang tayo. Nagtatawa na tayo sa Cebu ngayon. Mga tanga. Pasensya na po. Meron tayong barbecue stick dito at eto yung gagawin natin siguro na parang karayom. Again, di ko alam kung gagana. Ninura, hindi gagana yan. Eh, malalaman po natin. Ito na. Okay. The moment of tarot. Yan yung butas. Uy! Kaso lulusot ba yung tali? Baka maiwan lang. At mga muna, iyak lang ako. Nung ginawa natin to noong 2020, hindi natin ata tinahinan ganito, kung di ako nagkakamali. Tinali natin siya ng buo, di ba, pre? Oo. Kasi hindi naman natin siya iuuling, di ba? Dito kasi iuuling, baka mamaya, kumalas yung tali natin, malaglag yung babo natin sa uling, eh kalungkutan gaming yun, pare. Ayaw natin nun. Ayan. Yan. Tapos from here, para sintas na ng sapatos yan, baka pwede nating higpitan. Sumasama ka sa akin, Misa. Workout tayo. Saan? Meron akong gym sa kwarto eh. Ah, grabe. Oo. Parang parad ko na yun eh. Daliri mo naman kung saan na pupunta. Isa pang butas. Basta pag talaga nakita yung daliri mo, pasok mo. Pasok nyo lang yung tali dito sa ilalim. Yun yung magiging anchor point ng inyong buhol. Nga natin. Oh, pare, that's not bad. Ayong. Di ba? Hindi na masama to, di ba? That is not evil anymore, di ba? So, ito. Ito yung i-oven natin, pare. So, itabi na muna natin to, tapos gawin natin yung isa pa. Ito mas mahirap kasi may kawayan sa loob yan. So, ngayon, itong iihaw natin, lalagyan natin ang kawayan, pare. Iba nakikita ko, parang tubo na bakal, eh. Ewan ko, ha? Nakikita ko yun, eh. Pero, ito ay sa kawayan, at itong kawayan namin ay hugas po yan. Malinis po yan. Okay. Amidi? Umarini ka? Yan, hawakan mo itong kawayan. Yan. Ayan. Teka, kailangan pa natin i-bound ata ito, feeling ko. Medyo, ano pala siya, medyo challenging siya ng konti, no? Pero hindi imposible. Tama. Para. Hindi, pero gusto ko lang kasi talaga malaman kung talaga bang mas masarap kapag inuling. Alam mo yon? Like, makakita mo talaga yung side-by-side comparison nilang dalawa. Yun talaga yung point nitong ano na to eh. Itong content na to. Plus, yung totoong timpla ng basic lechon Cebu. From someone that really knows it. Hindi tulad ko na nanguhula lang. Kasi nga, hindi hawak ng bituin natin kapalaran. Gabay lamang sila. Ayan na pare, oh. Buhatin nga natin. Buhat yan. Oh. Yun ang problema doon. Bakit? Dumudulas. Kasi mabigat siya. Paano natin gagawa ng paraan yun? Paano dumudulas? Ayan, oh. Punta ka doon sa kabila. Shite. Hindi, sige. May naisip ako. Cut mo muna yan. May matinding input si Amidi. Sabi ni Amidi, sa lechonan daw, di ko alam ba tumatami ka sa lechonan, pero maraming salamat sa informasyon. Tinatali daw itong mga nakalawit na karne. Hindi, nakalawit na karne. Sa kawayan. So, tali natin. Ano? Alambre? Hindi, sige. Tali natin to. Sabi nga ni Amidi, hindi pa masusunog yung tali. Eh, dasa lang. Dasa lang talaga. Pwede na. Ah! Shite! Hindi. Ikot pa. Shit, hindi talaga pwede. Teka lang. At may naisip ako isa. Eto alam ko hindi to masyadong ginagawa talaga. Pero wala na akong options eh. Diba? Meron kami dito metal sewers na medyo marumi. Pero malinis naman yan. Shit, ayaw pa rin. Ito pala yung mahirap na part doon. And that's it. Teka na, cut mo muna, mag-iisip ako. Hawakan mo, pupukpukin ko. Hmm. Ay, sorry. Pinapatunayan lang nito na walang imposible basta tayo ay magtutulungan. Alisin mo ngayong kamay, baka ikaw ay madali. Ah! Oh! Okay, good sa to. So siguro, pwede na tayo magsalang, pare. Toyo daw, di ba sabi ni Bogart? So paglingan natin ng toyo. Nakita ko nga dun sa pinanood ko sa YouTube, ano eh. May specific na brand pa ng toyo na ginagamit. Oh. Eh, hindi ko na kinuha yun kasi ayoko naman kayo pabili ng, ano mo yun, kung ano yung meron sa bahay, diba? Use what you have. Lalagay lang tayo ng drip tray sa ilalim ng oven natin. Sa luha ng katas ba? Diba?
Kasi ito isa sa... Naku, kakasya ba? Naku! Oh, di ba? Parang sinukat laang, oh. Parang sinukat laang, kaso palagay ko medyo hindi siya pantay. Pero okay lang yan, pare. At least naipasok. Yun naman ang mahalaga. Testing muna natin. Kasi dito namin lulutuin, eh. Abot ba? Ayan, tingin ko okay ito. Hindi ko ata nasabi. Sinalang natin yung unang baboy at 180 degrees Celsius. Ayan. Tapos magsindi na tayo ng uling, pare. Ha? Hmm. Gumamit kami dito ng charcoal starter. Ano lang yan? Simple lang naman yan. Mura lang to, nabibili sa Lazada. Hanapin nyo lang charcoal starter. Papasakan lang yan ng papel. Tapos, ayun, masisindihan na yung uling. Plus, yung uling na gamit pala namin, pare, eto. Ano yan? Yung mga bagong uling na. Parang coco charcoal ata to, hindi ko alam. Parang binuuna siya. Dati ayokong gumagamit ng ganito. Kasi parang hindi ako natutuwa sa kanya. Pero ngayon, nung tinesting ko yan, isang uling umaabot ng 4 hours yung init, pare. Oh. Kaya sobrang okay niya, diba? So, kung gusto nyo mag-invest sa ganito, mura lang naman. Pero, kung sanay kayo sa normal na uling, okay lang din naman yun. Kasi I think yun din yung ginagamit nila sa Cebu, diba? Mm-hmm. So, hintay lang natin magbaga to, pre. Yung uling natin, konti lang. Kasi initially, well, halos sa kabuuan ng pagluluto, ano talaga siya? Indirect heat. Ito yung pinakamahirap na part dyan kasi talaga kukontrol niyo yung init nang wala kayong thermostat, pre. First time ko lang talaga gagawin to, so ewan ko. Yung mga nagle-lechon sa Cebu, dekada na nilang ginagawa yan, di ba? So, ewan ko. Ang concern dito, sabi nga ni Amidi, baka daw masunog yung tali namin na ginamit dun sa lechon. Malalaman natin yan. Ayan. Pinahiran na rin namin to ng ano, pre? Nang... Oyot. Oo, oyot. Yan, dito tayo baliktad. Yun, so lulutuin na lang to ng 4 hours. Sabi ni Bogart, di ba, papahiran ng Sprite? Mm. Siguro mamaya na, after 30 minutes, gusto ko lang munang pakapitin yung toyo sa, ano, sa balat. Ngayon, ang problema dito, ayan o, ganyan siya eh. Disbalance yung pagkakakabit namin. Mm. So kapag ginanyan mo, bubuhati mo talaga siya. Ayan o, kasi lahat ng weight nandito sa side na to eh. So babagsak talaga siyang ganyan. So, kailangan mo talaga ng effort para i-keep yung ano niya. I-keep na even yung luto sa kanya, di ba? Ayan, tulad niya, bubuhati mo talaga yan. Ayan, ganyan, di ba? So, medyo challenging to. Amedy, ikaw na dito. So, balikan natin ito mamaya, pare. Pasensya na po sa aming mga kamay. Napakarayo pong uling dahil may po ay nagluto sa uling. Kaya magagwantes po ako ngayon. Pero isa lang kasi pag masyadong malinis, baka magkasakit tayo lalo. Uy! Oh, di ba? Parang pwede ka maghasa dito, oh. Pre, oh. Parang yan yung pinokpok sa ulo mo na jealousy, oh, ah. Uy! 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 Sobrang lutong, parang putang. Okay na, nailabas mo na sa sistema mo yun. Sorry. Okay. Eto na, pare, ang cross-section shot. Cross-checking ina mo. Pero ayan, oh. Ganda, boy. Uy! Juicy AF, pare. Ano yung AF? Ano? Alden Free Charge? Hindi, AF. Ano yun? Autopocus. Olfactory check, smell check. Wala akong naamoy dito ng mga nilagay natin. Naku, mahirap yung ganyang. Walang pang-amoy. Hindi, pero kasi nasa loob yung timpla, di ba? Ah, tikman na natin to. Tikman na natin to, di ba? Makinig kayo, ha? Makinig. Lakasan niyo yung earphones nyo. Ah! Eto, totoo na, totoo na. Uy, grabe. Parang napatrobol ako sa tondo dati. Nampas ako sa unang long neck. Namoy, uy, pare, umiiyak pa. Umiiyak, oh. Bakit umiiyak, baby? Nakakatas. Uy. Uy! Uy, grabe! Gago, sinipa ako nung amoy talaga, pare. Parang si Chun-Li. Ah, Chun-Li. Anong the perfect bite? Pre, yan. Oh, yan. The perfect bite, diba? Oh. Nakagating ko ba talaga ng ganito? Ooh! Barbaro tayo dito.
Cut mo na nga yan. Tulong na tayo. Hindi, pero ano, pre? Ang... Kamusta yung laman? Kamusta yung laman? Ang lasa nung laman, pre. Ang lasa nung laman. Pero, tingin ko, natakot akong masyado mag-asin. Bakit? Diba? Kasi yung sa Cebu, hindi ganito... May lasa siya. Pasok ko sa lasa. Pero yung sa Cebu, maalat talaga yung natikman ko eh. Oh. And alam mo naman ako, mahilig ako sa maalat, diba? Mm. Yan nga, didilangan ko likod ng tenga mo eh. Ang kulang pa siya sa alat para sa akin. Pero, pasok na pasok yung lasa, diba? Mm. Pahit natin dyan. Ayun nga lang pala, no? Speaking of pawis, wala tayong masyado nakuhang pawis. Oh. Diba? Ayun, no, konting-konti lang talaga. Siguro kasi yung pawis, nanggagaling talaga yun. Sa buong lechon, di ba? Sa yempo, wala. Daily lang yan. Oh, yung chan ko, hindi naman pinapawisa, ilalim ng dede ko, tsaka buong katawan, di ba? Hindi, pero panalo to. Kasi yung dali lang nung ginawa natin. Sabi mo nga, in-open lang, di ba? Yung prep sa kanila, sa umpisa, wala, sobrang dali lang nun, pre. Di ba? Tapos, wala ka nang gagawin, lalagyan mo lang. Pagkatapos mong lagyan ng tent sa taas para makapag-camping na siya, okay na, di ba? Sobrang good ito. Though effort, ang ganda ng resulta, pare. Ngayon, dito tayo sa isa. Yan. The moment of turat. The moment of turat. Tatabi ko muna to, bakong ko bukas to. Pagpasok ka trabaho. Layo ng trabaho mo. Ay, trabaho ko. diba? Kaisikla ng gabi. Ang lahat ay kaisaya. Hit! Uy, grabe! Toothpick ko yan mamaya. Nakikita kita dito. Wala, hindi kita kita eh. Hindi mo ko kita. Ibang butas yung nakikita. Ang laki ng butas. Iyo! Iyo! Uy, boy, kakain! Ay, ang laki ng yosi ko! Ang laki ng yosi ko, pre. Babo yung butas! Dami-dami kakain eh. Bakit? Malinis mo nga ako. Pero anyway, eto na nga siya. Tingnan na natin. Lutong check muna tayo, pre. Uy! Uy, grabe. Tagayin ko na ba? Oo! Siguro, sure ka ba? Bilisan mo na, gugutom na. Ayan yun. Na. Yun na. The cross-section check. Reveal. Uy, grabe ka, boy. Patingin nga. Putang inang yan. Para siyang mas malaki. I mean, hindi naman magkatimbang na magkatimbang yung liyempo namin. Siguro may variant sila ng less than 1 kilo siguro. Mm. Pero mukha siya mas malaki kasi nga umalsa yung balat, di ba? Nagchicharon, pumutok. Di ba? Ngayon, bago natin tikman yung loob, sa labas muna, di ba? sa labas muna. Labas muna bago ka magloob. Oh, dito tayo, pre. Oh. Ikaw magmamadali. Uy! Uy! Kalutong. Uy! Boy, laki niyan na. Eh, sorry. Yung binigay ng kutsilyo sa akin eh. Oh, par. Chicharon. Diba? Uulitin ko. Hindi ito ang alam kong lechon Cebu, pare. Pero ito yung ibinigay sa atin ng ating first time. Tama. Diba? Pagka first time mo, kahit ano pa yan, tatanggapin mo. Tama. Yan. Diba? Mmm! Yun po. Tapos meron nung taba dun, no? Uy! Oh, pare. I mean, ito pre ah. Hindi ko alam kung pangit na bagay ba ito. Ngayon tinitingnan ko kasi tuwing kumakain ako sa labas, wala naman ako nakikita ang gandong klaseng lechon masyado. Mm. Di ba pre? Kadalasan ang lechon yung makinis. So, ewan ko, kanya-kanya trip lang siguro sa balat. Pero, ang angas eh, no? Ang yabang eh, di ba? Ewan ko, medyo sumablay tayo. Pero at the same time, okay na rin siguro. Di ba? First time yun eh. First time. No, first time ko nga. Anyway, tingnan na natin ito. Okay. Lutong check. Napakalutong. Malutong pa sa... Nalalasahan ko ba yung uleng doon sa balat? Oo nga, oo nga. Yun ang tanong doon, unang tanong. Yes. Pero, umpichipu. Sakto lang. Konti lang. Ganun lang. Medj lang, di ba? Bobo ba yung dila ko? Dahil ba composite yung ginamit namin charcoal at hindi kami gumamit ng lump charcoal? Hindi ko alam eh, di ba? Pero may nalalasahan ako, pero hindi siya ganun kalala, di ba? Kuha tayo niyan, yung kagulayan natin. Kasi why not unatsok not kahit wala si pork not? Bango. Siyempre, di ba? Inaamoy mo yung kagulayan tsaka yung baboy eh. Pero
ba? Teka lang, pwede ko bang i-perfect bite? Eh? Kanina hindi ko na perfect bite eh. Pwede yan, lagyan mo ng balat. Lagyan ko ng balat, yeah. Pero konti lang. Konti lang. Yan. Yan. Yan ang the perfect bite, pare. 69 out of 69. parang hindi ko deserve yung sarap na yan. Uh-huh. Alam mo yung parang pagka nagka-jowa ang maganda. Deserve ko ba to? Uh-huh. Alam mo yun? Deserve ko ba to? Bakit sa akin ibinayaya to? Uh-huh. May bawi ba to sa dulo? Uh-huh. Diba? Ganun. Yung sarap na nararamdaman ko. May bawi yan, alam mo ka, no? Ano? Atake sa puso. Pre, sila masarap. Siguro sasabihin ko, pre, na yung lasa nila, nagkakaiba. Kasi, pre, ang pinakamalaking differentiator talaga dito is yung balat. Oh. Di ba? Kasi naging magkaiba yung resulta nila, eh. Di ba? Wait lang. Dapat pag nagsasalita ako rito, may dalawang representative tayo, di ba? Tama. My babies. So beautiful. So yummy. Just like your daddy. Smoothie, babies. Anyway, now, to answer the burning question, may pagkakaiba ba sila sa lasa? Yes, definitely meron. Setting aside yung timpla namin, kasi inaibol lang namin lahat eh, di ba? Lalo yung asin eh. Setting that aside, pagpapalagay natin na parehas yung salt level sila, yes, may pagkakaiba sa lasa. Una sa lahat, magkaiba yung method ng pagpapalutong natin sa dalawa. Mm. Di ba, pre? Tapos, I feel like mas maraming mayard ang nakuha nitong uling version natin. Dahil nga, una sa lahat, uling siya. Pangalawa, yung proximity niya mula sa heat source, 'di ba pare? Tama. 'Di ba? Tsaka dito, tingnan mo dito. Kung ikukumpara mo yung maillard niyan, yung ilalim ah, yung exposed na part ng karne ah, sa maillard nito, ibang-iba talaga, oh. 'Di ba? Ibang-iba. Kahit ito, kahit tikman mo yung nasa labas, yung nandito sa dulo, ayan oh, yung nakalawit na ganyan. Kumpara mo dun sa isa, malayo talaga sila. Lasa ba yung uling? Yes, lasa yung uling. Lasa ba yung maillard? Yung maillard na binibigay na particular ng uling, yes, lasa siya. Yung sinasabi nilang smoky na lasa ng inihaw, actually, di naman talaga siya smoky. Rather, ano siya? Lasang inihaw, di ba? Kasi pag sabi mong smoky, may kahoy involved. Mm. Yung uling, wala naman siya masyadong smoke talaga, di ba? Dito. Kasi ito, masarap na rin to. Oh. Di ba? Ito, tansya ko, mas masarap mo ng about 5%. Agree ba kayo sa numero na yon? O baka 10% ba sa'yo? Ano ba? Ako, malaki. Mas malaki diferensya sa'yo. Mas masarap talaga yung sa uli. Hindi, pre, ha? Setting aside yung timpla, kasi sabi mo, mas maayos yung timpla nito eh. Pagpalagyan natin na pareha sila ng timpla, yung pagkakatusta lang talaga, mas masarap pa rin talaga sa'yo ito. Oh. About 20%. Oo, oh, ganun. Ayun, ikaw, Amidi. Mas masarap ito. I mean, oo, pero mga ilang porsyento, tansya mo. 10%, 20%, ako sa akin 5%. O, doon na tayo sa malaki, 20%. 20% yummier to. Pero, ire-require nito, na yung buong attention mo ay nandito. Hindi ako para magsabi sa'yo na hindi sulit kasi depende nga yung sitwasyon mo sa buhay. Pero dapat mo maintindihan na yun siya. Ito ang katotohanan, di ba? So at least na ipakita namin sa inyo na pwede kayong kumuha ng dalawa na napaka-disente. Hindi lang disente, pre. Talagang masarap. Tama. Na lechon Cebu. And syempre, maraming salamat kay Bogart. Kung hindi po tama itong recipe na to, PM niyo po si Bogart, di ba? Tsaka nga pala, yung sinasabi ko kanina na kainan ni Bogart, yung kanin baboy, sarap legit pre, napakasarap doon. Andiyan yung link sa baba, kanin baboy, Jerome, lagay mo dito yung Facebook nila. Ibang klase doon. Siyempre, si Bogart, isa sa mga original content creator yan, di ba? Yan, yeah, OG. Oo, OG talaga. Kaya marami salamat, Bogart, napaunlakan mo ang tawag namin, di ba? Kaya ayun mga inaanak, alam ko, nagawa na natin to last year, pero iba naman to, pare. Iba naman ang bagay na tinitingnan natin dito. Sobrang nahirapan ako, aminin ko. Sobrang nahirapan ako dito kasi first time ko eh. Tapos hindi ko na-consider na, pucha, kailangan ko palang ipako. Tama. Kailangan ko palang iganyan, kailangan ko palang iganto. Alam mo yung iigot pala. Yun yung mga bagay na malalaman mo lang kapag may experience ka. Kaso wala ako experience eh. Diba? Nagtanong lang ako eh. Diba? Pero kung ako nagawa ko yun sa first time ko, syempre lalo ikaw. Tama. Diba? Lalo ikaw na napanood mo na to. Diba? Nakita mo na ako sa kami nagkamali at pwede mo nang maiwasan yung bagay na yun. Diba pare? Tama. Ayun, maraming salamat mga inaanak. Sana natuwa kayo dito sa ginawa natin and ayun, magpo-food trip muna kami. Ha? Baka wala tayo sinain. Meron? Mabuti na lang. Nga pala, kung gusto nyo magsausaw ng suka dito o Mang Tomas, labas ako dyan. Kayo bahala dyan. Nasa Cebu kami, walang binigay. Pawis lang talaga ng lechon eh. Nasa walang pawis.